Lord, we thank you for the opportunity to gather this day. May everything we do begin with your inspiration and continue with your help. We ask your guidance throughout this project, that all of our thoughts and actions would relate for us, and that you would grant us aid. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo ngayon, Radyo 6615, Medyo Demonyong Radyo. At ngayon may papakinggan na naman tayong panibagong kwento. Uy, Valenciano Ralph, doon na tayo mag-abang sa kabila ng mga jeep. Oh, mamatid, mamatid! Sakay na! Marami pang bakante, huwag magsisiksikan, lahat makakaupo. Sa kanan, tatlo pa, usog-usog oh. Ano ba to, napakainit? Walang ya. Wala bang electric fan dito? Hay nako, kahit pa may pay, wala man lang eh. Ano ba namang klase to? Sobrang siksikan, napakainit tuloy. Ilan tong kayo? San ang baba? Sa ano po, sa may mamatid, tatlo lang po. Bali, 30 pesos lahat. Kuya, wala ba kayong pamaypay dito? Napakainit po kasi. Aba, iho, edi sana nagdala ka. Matapos makapagbayad ang lahat, biglaan ring umalis ang sinasakyang jeep kung saan init na init ang tatlo sa sitwasyon. Ba't ba kasi dito pa tayo sumakay? Sobrang init na dito eh. Wala na ba tong ilalamig? Mayroon nga pa rin ang notebook mo, gagawin ko lang pamaypay. Ang sobrang na kasing init eh. Abay, kaya arte naman ang mga batang ito. Samantalang kami dati ay naglalakad sa initan para makapasok sa paaralan. Mabuti nga kayo at napapadali na ang pang-araw-araw nyo dahil napakadaming bagay na nagagamit nyo para saglit na lang ang mga gagawin nyo. Tapos puro pa kayo reklamo at angal. Ang dami namang sinasabi nitong matanda na to. Naiinitan lang naman tayo dito. Kaya nga, nagdrama pa. Nang makarating ang tatlo sa kanilang destinasyon, agad silang bumaba at umuwi. Oh, anak, dito ka na pala. Kamusta school? Mukhang pagod ka. Kumain ka na dyan na. Pupunta lang ako dito sa kapitbahay. May ulam na dyan. Maya-maya po, Nay. Busog pa naman po ako. Agad kinuha ni Angelo ang kanyang cellphone upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Online kahit na hindi pa kumakain. Game, open mic. Yo, rinig ba ako? Oy, rinig ba ako? Sino yung papanatid? Mas kap na kaya para counter sa Leslie. Yan. Das ban mo, Preya. Next kunin natin na rin. Ako na magkukura. Panel nyo ako, Fanny. Akin lahat ng bap. Tapos, diretso agad tayo sa turtle. Ano ba naman itong mga batang ere? Kay ingay. Masaya eh. Basta ingat ka lang ha. Huwag kang magmamadali. Utakan to. Hindi pabilisan. Eh... Kaya mo yan. Ano, game? Sige! Kita mo yun? Taka, tayo naman. Ha? Huh? Oh, ayos ba? Ano ba yan, Mark? Lagi ka nalang wala. Lagi ka, nagka-clash na kami. Ikaw, puro ka-farm. Oh.
Masayang naglalaro ang tatlo nang biglang pumasok ang nanay ni Valenciano. Ano ba yung nilalaro mo? Puro murahan na lang naririnig ko. Bakit puro ganyan na lang nilalaro ng kabataan? Kami dati, mas masayang naglalaro nung sama-sama pa kami naghahabulan at nagtatagot-taguan. Kayo ngayon, puro na lang cellphone. Di nyo naman bitawan yan, kakalaro. Miski paglabas, di nyo na magawa. Kung naranasan mo lang dati, mas maganda pa dyan ang kinalakihan namin ngayong matatanda. Pagkalipas ng ilang araw, tinuruan ni Genway ang kanyang anak na maglaro ng larong kalye upang iparana sa kanya kung gaano ito kasaya. Ito si DJ Popoy, nag-iiwan ng katagang. Walang masamang gumamit ng makabagong teknolohiya, basta huwag natin kalilimutan ang nakaraan. Hanggang sa muling kwentuhan. Paalam. Ako nga pala si Krisha Angela Belkin, CEO at nagtayo ng Media at Information Company. Salamat sa pagsali sa amin ngayong araw. Kami ay natutuwa dahil nandito ka at itong podcast ay ginawa para sa iyo. At nandito ang aming bisita na sina Mon Patrick Hernandez at Ruel Vincent Reyes. Maraming salamat sa pagpapakilala sa amin. Mas salamat din sa mainit na pagtanggap sa amin sa iyong programa. So, nandito kami ngayon upang maghatid sa inyo ng mga impormasyon tungkol sa media. So, old media. Ano nga ba ang old media? Ang old media ay yung mga bagay na ginagamit natin dati para makapaghatid tayo ng impormasyon. So, kadalasan ito yung mga non-electronic o yung mga hindi ginagamitan ng kuryente. Tulad ng liham, dyaryo, at mga magazine. Ito yung mga bagay na mahirap ipadala dahil nga kailangan ng mahabang panahon upang maihatid ito sa gusto mong paghatiran ng impormasyon. Ngunit, madali naman itong gamitin sapagkat ang mga impormasyon dito ay siksik o yung lahat ng impormasyon gusto mong malaman, nandoon na. Flexible ito dahil yung media na ito ay ano nga bang tawag doon? Basta flexible. So, yung ano naman ito ay ang mga media na ito ay kadalasan ay mas matagal na nagagamit dahil nga ito ay yung mga maaari mong itago. Ito yung mga bagay na magandang gamitin dahil nga yung epekto nito sa kalusugan natin ay parang mas mapapalakas pa tayo o mas yung hindi tayo nabibigyan ng mga mas tamang epekto katulad ng mga gadgets ngayon. Mahirap man ito gamitin. Ang maganda naman dito ay nagkakaroon tayo ng disiplina. No? Yung disiplina ng positive yung mindset natin na parang kaya ko to. Matatapos ko to. Matututo ako dito. Yung parang ganyan ba. So, yun lamang ang gusto ko lang i-attend at nandito ang kasama kong si Mon upang magbigay ng karagdagang information para sa inyo. Ang gandang point doon, Ruel. No? Agree na ako doon sa sinabi mo na mahirap nga talaga to at the same time. Mapapaganda yung mindset natin dito. Compare natin sa new media sa transportation pa lang. Mas madali nga dito. Mas madali kang ano kasi nga dito makina na ginagamit compared sa dati. So, kalesa, iba pang mga parang manual ba yun? Kalesa kasi matagal siya tapos hindi mo masyadong efficient kumpara ngayon sa new media, no? Tapos sa gaming naman, yung dati, ang daming mga matatandang kinalakihan yung mga itong larong kalye. Yun yung nakakamiss dun eh. Kumpara dito sa new media, parang
mostly nagre-rely na lang sila sa technology, which is sa murang edad, apekto na agad yung eyesight nila. Hindi lang eyesight, pati yung behaviors nila. Siyempre, maraming mga information ng mga kakalap mo, maganda o mga sama dito sa internet o sa social media. Yung pangatlo namang point na gusto kong ipatid is yung mindset nga natin sa new media. Parang paurong ang pag-evolve natin dito. Paurong siya, gawa nga nung parang sumasama na. Parang uncontrollable na siya nung pagdating dito. Tulad nga dito sa play na to, yung mindset ng tatlo, pansin ko lang, parang hindi na siya maayos, hindi na siya respeto sa napaka-iksing bagay lang, napakaliit na bagay, pinalaki pa rin. Isipin mo, ultimo image sa public, jeepney, parang transport, no? Nagreklamo, ganda ka ng reklamo. It's like, unexpected yung ginawa nila. Eh, natural naman yung kasi yun. Libre, mura na nga yun, tapos ganun pang trato nila. Tingin ko mas gusto ko yung old media kahit mahirap as long as masaya tapos at maayos naman yung kalagayan. Nang opinion ko, hindi ko alam kung ano pang opinion ng meron kayo sa new media and old media, pero yun lang. Salamat. Maraming salamat sa pagtutok sa episode namin ngayong araw, ang pinagkaibahan ng luma at bagong henerasyon ng media. At sana ay nag-enjoy kayo rito. At kung kayo ay meron pang katanungan, kami ay kausapin at siguraduhin nakasubscribe ka sa aming show. At mag-iwan na rin ng komento. Magbigay na rin ng 4 o hindi kaya 5 star review kung kayo ay natuwa. Kakausapin namin kayo sa susunod na episode. Maraming salamat!